Alright, kaibigan, nandito tayo ngayon sa site and yung kaibigan natin, si Sir Ferdy. Hello po. Okay, Sir Ferdy. Okay. Excuse me. Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. What's up, kaibigan? Nandito naman tayo sa isang edition ng GoFarm. Alright. Ito tayo ngayon sa site at ito yung stage, tawag nila dito is booting stage. Okay, booting stage. Ano ibig sabihin ng booting stage? Ito yung hibla. Okay, yung mga stem is ito yung time na tataba na siya. Okay, parinig ka ng parinig. Which is in preparation, yung sa flowering kumbaga. Okay, booting stage. Okay, yung booting stage is itong mga to. Tataba yan. Nagigil ka. Mas bibilog siya to make way dun sa flower na lalabas. Okay? So, nag-invite tayo ngayon. Meron tayong kaibigan from BASF Company. Isang technician. And tignan natin kung ano yung in-offer niya. Alright, kaibigan, nandito tayo ngayon sa site and yung kaibigan natin, si Sir Ferdy. Hello po. Sir Ferdy. Okay. Si Sir Ferdy is from BASF Company. Wow. So, maganda rin kaibigan, pag meron kayong mga farm, kailangan nyo din magtawag din dun sa mga, kasi may mga kaibigan tayo, mga technicians. Sila yung mga mas expert sa mga, alam mo yun, sa mga abono, mga fertilizers, mga chemicals, ganyan. So, si Sir Ferdy, is ang expertise niya is chemicals on chemicals. Bola lang yan. And very crucial tong stage na to kasi yung sa booting stage na tinatawag natin, bago ito dun sa flowering stage, kailangan maalagaan mo yung dahon. Tama? Yung mga dahon. Alright. Ang galing mo pala dyan ha. Hindi ko alam ha. So ngayon, tuturuan tayo ngayon ni Sir Ferdy at i-introduce niya yung product niya sa BASF which is itong Rising Stars. Okay, Rising Stars. Pwede nyo rin silang i-check sa kanilang website. Ano website, sir? BASF Agro Solution po. Agro Solution. Tama. Okay, so meron siyang dalawang product ngayon na introduce sa atin which is yung Opal at saka yung Celtima. Okay. So, sir, ano ba ang Opal? Okay, pag-usapan natin yung Opal muna. Ang Opal natin, sir, isa rin siyang fungicide. Kumbaga, ito po yung expert po siya sa mga sheet blight. Wow! Ito po yung mga naruto yung dahon sa ilalim, bandang ilalim po na dahon po ng palay po natin. Yan po, kasi ang sheet blight po, pag hindi natin na-control yan, ang laki po ng pagbagsak po ng ani po natin. Huwag kinakwento ko sa inyo ito. Saka isa po dito, ang Opal po natin, katulog po sa mga productive tiller. Yan po, pinapapaganda niya po yung pinaka-tiller po ng palay natin. At isang okay. Ginagawa po ni Opal po natin, sabay-sabay niya po na pinapalabas yung uhay ng palay para maiwasan po natin yung hindi pare-parehas na pagtuyo po o pag bago mo siya i-harvest. Yes, sir. Kasi parang nangyayari sa yung experience namin is minsan yung iba nalalaglag na tapos yung iba green pa. Green pa, sir. Okay. Yun okay. Po ang ginagawa po ni Opal para sabay-sabay po na titigas o sabay-sabay po maani po yung palay po. Yung pag-ripe niya. Wow! No? Yes, sir. Okay. Isa pa dito, ang Opal natin, nagbibigay siya ng tamang berde po. Kasi ang palay po natin, pag tamang berde po ang dahon, ibig sabihin po dito, hindi takaw insekto po siya. Matigas po yung pagka-berde po niya. Okay. Ito po, si Opal po natin, ginagamit natin siya o ini-spray po natin siya sa booting stage o ito po yung tawag ito, paglilingi po ng palay o nasa 40 days po ng palay o yung pagbibilog na po. Pagbibilog ng stem. Yun po ang tamang timing po ng pag-spray po natin kay Opal. So which is eksakto lang sir para dito kasi yes, parang nasa 41 days na to. 41 days. Yan po yung pinaka-timing po na pag-spray po natin ng Opal. Okay. Pangalawa po, pag nakalabas na po yung uhay ng palay po natin sa booting stage, sa 55 to 60 days po ng palay po natin, kailangan na rin po natin si Celtima. Yeah. Wow naman! Wow! Sa Celtima rin po, isa rin po sa fungicide. Kumbaga, control din po sa mga sakit ng palay, ito po si rice plus, neck rot. Yan po yung isa pong, isang problema po natin sa palay po natin. At saka po, isa po dito, si tinatawag po natin na sakit po yung sa dirty panicle. Kumbaga sa dirty panicle po kasi yan po yung nagpapababa ng ani po natin. Diba? Yung quality po, kailangan natin na apalay po. Ah, kaya yung mga rice millers sir, pag bibili nila yung ano, class B. Class B. Kasi, pero
ano po, nagiging class A po yung palay po natin. Kasi makinis. Makinis siya. Malinis yung ano. Mabintok po. Wow naman! Wow! Si self-demo po natin, ini-spray po sa wedding period o yung paglabas na po ng uhay para po sa magandang ani po. Kasi ang self-demo po natin, inaalagahan niya po kasi yun, tinatawag po natin na plug lip po ng palay. Na ang plug lip ng palay po ang pinaka-importante po. Wow! Gawa na po, pag lumabas po ang uhay ng palay po natin at nauna po na natuyo po yung pinaka-plug lip niya po, sigurado ang palay po natin is mababa, babagsak o hindi po siya ampaw lang po kasi yung ano. Okay. So yung i-clear lang natin sir, yung flag leaf, ito yung pinaka-last na dahon. Na dahon. Okay, kung dito sana sa atin yung tawag nila yung bandila niya. Bandila sir. Okay. Yung bandila po yung pinaka-importante sa dahon. Okay. Kasi minsan parang nagpapanik yung mga farmers natin kasi nga yung dahon may mga nagyeyelo, may mga bumabagsak. Sabi naman nila okay lang yun basta yung pinaka-bandila mo is okay siya, verde siya. Yung po, kasi ang bandila po o yung flag lip po ng palay, mm-hmm. siya po yung tagaluto po ng pagkain niya. Ah, alright, tagaluto. Kung parang okay. Sa kusina po, siya po yung pinaka-kusina niya. Paano masabi? Ito yung nagluluto para pang supply po dun sa nutrients po dun sa buhay po ng palay. Oh, kasi parang yung kwento ni Sir Freddy is pag naglagay ka ng abono, it doesn't mean kakainin nun kaagad nung palay. Uh-huh. Ang mangyayari nun is kukunin yun nutrient nung dahon, tapos lulutuin yung dahon para kainin nung yung uhay. Ayan. So, yun, eksakto, tama din. Kasi minsan, maalala nyo yun mga kaibigan, nasabi ko to, kailangan mo ng araw para dun sa photosynthesis. Ang galing mo pala dyan, hindi ko alam. Ayan, okay. So, importante na yung dahon mo, healthy sir. Hindi yung parang merong mga kagat-kagat, hindi yung nagyeyelo, ganyan. May tama ng rice flour. Yeah. Kailangan yeah. po, yung verde niya is matigas po siya. Ah, okay. Oh. Para hindi siya masyadong atake ng mga insekto at sakit siya. Ah, okay. So ulitin natin sir, si Opal, kailan siya ini-spray? Si Opal sir, ini-spray siya sa booting stage o ito po yun, nasa 40 days na po ang palay. 40 days. So, depende exacto. po sa mature days po ng palay nyo. Kung siya po ay early maturity, kunin lang natin po yung pinaka booting stage niya po. Okay. O yung 120 days sana, mag-less lang tayo ng 60 days today. Yun po yung pinaka booting stage niya po, yun po yung pinaka timing po ng mag-display po natin ng palay. Okay. Ang opal po. Okay. Tapos okay. Si, ano naman sir? Si Self-Tima sir. Excuse me po! Hindi po yung coronavirus. So, kaya po, ito po nga po, ini-spray po natin sa wedding period, sa 55 to 60 days na po na yung palay. Okay. Alright, so yun, si ating kaibigan na si Sir Ferdy. Sana madami kayong natutunan with regards sa pag-spray, especially sa booting stage. So, itry nyo to. Rising Star. Siyempre, yung pricing, hindi ko pa alam kung ano yung price nito, pero pwede nyo i-check and pwede nyo i-bisita yung mga nearest agricultural store sa inyo. Of course, malamang meron sila nito kasi buong Pilipinas. Alright, so kaibigan, kung madami kayong natutunan, please click the subscribe button and mag-ingat kayo. Etong yung kaibigan na sinong nagsasabing may buhay sa farming!